Sapat ba ang 1,200 to 2,400 na monthly SSS pension mo pag ikaw ay nag-retired at wala ng trabaho? Paano ba magiging 10,000 or more ang pension mo buwan-buwan sa SSS pag ikaw ay nag-retired na? Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano mo malalaman kung magkano ang magiging pension mo sa SSS at the age of 60 or 65. At kung paano mo mamamaximize ang iyong monthly pension para ngayon pa lang ay mapagandaan mo na kung magkano ang gusto mong maging SSS monthly pension at the age of your retirement. You are now watching Sir Above channel. Learn, earn, and enjoy watching. Hello kabayan kong OFW. Ako nga pala si Sir Abu, isa akong OFW dito sa Middle East. Naguhumog ka rin ba ng regular sa iyong SSS contribution kahit ikaw ay nasa abroad or self-employed? Alam mo na ba kung magkano ang monthly pension mo pagdating mo sa iyong retirement age? Sapat ba ang 1,200 to 2,400 pension sa iyo buwan-buwan pag ikaw ay retired na at walang trabaho? Maraming sasabihin mo hindi. Ngayon pa lang ay dapat ay alam mo na kung magkano ang magiging pension mo pag ikaw ay nag-retired at the age of 60 or 65 years old. Para ito ay mapagandaan mo habang maaga. Sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano mo malalaman kung magkano ang magiging pension mo sa SSS at the age of 60 or 65 years old sa pinakamadaling paraan na hindi mo na kailangan gumamit ng calculator. Ang benepisyo sa pagretiro ay ang halagang ibinabayad bilang buwanang pension o lump sum amount sa isang miyembrong hindi makapagtrabaho dahil sa kanilang katandaan. Ito ang mga requirements ng SSS para maging qualified sa SSS retirement benefits monthly pension. Una, dapat ay nakapaghulog ka ng hindi bababa sa 120 contributions o 10 taon na paghuhulog. At kung hindi umabot sa 100 contributions, ay maaari kang mag-qualify sa lump sum benefits o yung one-time payment na katumbas ng kabuang halaga ng contribution na ibayad ng miyembro at ng kanyang mga naging employer kasama ang interest. Pangalawa, dapat sumapit ka sa age of 60 at nahiwalay na sa trabaho o nahinto na sa pagiging self-employed or OFW o household helper. At pangatlo, dapat nasa 65 taong gulang ka kahit na nagtatrabaho pa at isang self-employed o OFW or isang household helper. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay 65 years old na kahit na may trabaho ka o wala kang trabaho, mandatory ka ng bigyan ng iyong SSS pension. At dapat, wala kang unpaid or delinquent SSS loan dahil ibabawas yan sa magiging SSS monthly pension mo kasama ang mga interest sa iyong loans. Magkano ba ang halaga ng monthly pension? Ang halaga ng buwan ng pension ay ang pinakamataas na lalabas sa tatlong sumusunod na computation. Ito po yung formula. 300 pesos plus 20% of average monthly salary credit plus 2% of average monthly salary credit for each credited year of service in excess of 10 years plus 1,000 pesos. Pangalawang formula is 40% of your average monthly salary credit plus 1,000 pesos. At pangatlong formula is 1,200 if your credit year of service is somewhere between 10 to 20 years or 2,400 pesos if your CYS or credit yearly service is 20 years or more plus 1,000 pesos. Huwag kang mag-alala dahil may madaling paraan papaano malaman ang expected SSS pension mo using the SSS website. Ito po ang kanyang website, www.sss.gov.ph. Ito po ang website ng Social Security System. So, ang gagawin mo lang is mag-register ka sa website na ito, no? Kung hindi ka pa naka-register, meron tayong bukod na video on how to register online sa Social Security System website. So, since ako ay nakapag-register na, ang gagawin ko lang ay mag-login ako by using this button, yung members button.
Yan, yung user ID, yung aking password. Okay, so i-click yung I'm not a robot. So dahil ako ay nakapag-register na dito, no, kung hindi pa, i-click mo lang itong not yet registered in my SS, so para makapag-register ka. And then submit. Ngayon, nakapasok ka tayo sa website. Kung makikita mo, ito yung website ng aking account. So, ang aking members details nakalagay dito. No, yung members details ko, malaman dito kung ilang contribution na ako. Ayan. So, lumalabas dito. Ito na yung mga aking contribution. Meron na akong 215. No? Total contributions or amount of 210,806 na contributions mula nung ako ay magtrabaho. So remember, sabi natin kanina, ang formula, kailangan lang is magkaroon ka ng 120 contributions or 10 years. So lumalabas dito sa akin ay nakapagulog na ako ng more than 120 or nakapagulog na ako ng 215 contributions. So qualified na ako. So alamin natin paano malalaman kung magkano ang aking SSS pension. So dito sa e-service, no? Punta ka sa e-service and then click mo yung submit retirement calculator. Ito, no? Submit simulated retirement calculator. So click mo 'yan. 'Yan. So ito na yung aking lumalabas dito, no? Yan. So ito na 'yung aking contribution. So kung ako raw ay pension, no, at the age of 60. At the age of 60 sa year 2032, ako ay tatanggap ng 7,099. Ngayon, kung ayaw ko pang pension at the age of 60, at the age of 65 sa 2037, ako'y tatanggap ng 8,299. So, pwede na ba ito? Kung hindi ako maghuhulog ngayon ng SSS, ng aking monthly contribution, ito lang yung aking matatanggap. Pero, kung halimbawa, no, ako ay maghuhulog pa ng additional na hulog ko buwan-buwan, depende sa hulog ko, no, kung ako ay maghuhulog, halimbawa, naghulog ako ng additional, naging 1,000, naghulog ako ng 1,625 buwan-buwan. At the age of 60, meron akong 7,382. Or, at the age of 65, 8,632. Pero kung maghuhulog ako ng additional 2,600 per month for another 10 years, no, for another 10 years, magkakaroon ako ng 11,632 at the age of 60 or 13,632 at the age of 65. Okay? So, ang tanong natin ngayon, maghuhulog pa ba ako? Gusto kong bang madagdagan yung aking pension? O sapat na ba sa akin itong 7,000 na to or 8,299 at the age of 65? O gusto ko pa bang magkaroon ng 13,632 na pension? Based sa aking records sa contributions, ako ay 215 total number contributions mula noong 1992 na ako ay maghulog sa SSS. At dahil 120 lang ang requirement sa retirement pension, ako'y qualified na ng pension at the age of 60. Ano sa palagay mo? Yan ang ating sasagutin sa mga susunod nating video kung sulit ba na magdagdag pa ako ng hulog ng monthly pension ngayong qualified na ako sa monthly pension ko at the age of 65. Pero dahil sa wala pa akong 65 years old, 10 years pa bago ako mag-retire, pwedeng mag-retire at kaya ko pa magtrabaho, eh dapat ko munang pag-isipan kung magdadagdag pa ako ng aking contribution o aantayin ko na lang na ako ay magkaroon ng pension or gagamitin ko itong 2,500
na monthly na ihulog ko sa SSS sa ibang investment. Baka meron kayong alam na ibang investment na pwedeng paglagyan ng 2,500 pesos per month at kikita ng mas malaki at the age of 65 or 60 years old. Share nyo naman sa akin. Abangan nyo yung aking susunod na video.